Maaf kok, mau ini nge-video eh. So, good morning. Since kasi yung mga last ko na post, ano, medyo maraming nagtatanong sa akin regarding dun sa luggage system na ginawa ko para dun sa Philippine Loop. So, just to show you overview. Actually, natanggal ko na to yung iba kahapon pagdating ko, kaso binalik ko lang para lang may idea kayo, just to show you kung ano yung ano yung setup na ginamit ko dun sa Philippine Loop na luggage ko. So ayun, so unang-una etong bag na to, this is a 20 liter bag na nabibili sa Shopee, Lazada, yun, Ugly Bros yung brand yun. Pero eto, sobrang tested na ito. Hindi talaga pinapasok yung loob. Hindi talaga nababasa to. So dito, basically yung drone ko, yung damit ko, andito, pants, etc. lahat. Kasi pag dumadating ako ng hotel, o kung saan man ako tutuloy, eto lang yung dinadala ko. So for this one, eto, mga food. O, kunyari, mga cup noodles ko, andito. Yung iba kong pagkain, yung ibang gamit na kailangan, pero ano, kunyari, tools, andito yung mga tools ko, raincoats, jackets, dito din yung easily makukuha mo siya, kasi eto, mahirap to kunin pag nasa ride ka. Yung dito, easily makukuha mo siya kapag nasa ride ka, kunyari umuulan, so baba, kunin mo yung gamit dito, kunin mo yung raincoat mo dito. Ayun. And dun sa isa yung ibang gamit ko sa motor dito. Tapos sa sobrang laki na ito, napagbitbit pa ako ng pasalubong. So andito din yung mga pag napapadaan ako dun sa mga areas na masarap, yung may masarap silang delicacy, umibili ako, dyan ko nilalagay sa mga bag na dito sa gilid-gilid. So ayun, this one, upuan. This is hindi to necessity, pero luxury to pag nasa ride ka. Maganda lang yung titigil ka somewhere tapos maupo ka. Ginagamit ko rin to sa camping. Sa kabila, again, pagkatapos kong kunin dito, tapos medyo alam kong uulan pa somewhere, iniipit ko na lang dito. Otherwise, kung mainit na talaga yung panahon, binabalik ko sa bag. So, ayun. Andito din pala yung mga yung tools ko at saka yung mga tire inflator ko, andyan lahat. So paano ba sinastrap to? Unang-una, isang bungee cord lang, kasi etong bungee cord na to, aside sa nagpapasteady dito sa bag na to, nag-iipit din ako ng kung ano-ano dito. So ayun, etong bungee cord. Tapos, so tanggalin natin ha. Tanggalin ko yung upuan. Actually, yung bungee cord is dapat naka-insert ka dito para talaga hindi gumalaw itong upuan. Ngayon, etong bag na to, naka-strap to in 4 different parts. Eto, isa to. Same goes dun sa kabila. Isa to. Tanggalin ko din muna ito. Rain jacket. So, ayun. So, apat yung strapping points nyo, no? Eto, bakit? Pero pag bumili ka ng bag na to, hindi kasali itong buckle. Bibili ka nito. 1 inch to na buckle, 1 inch din to na strap. Don't forget, bumili din ng 1 inch na ito. Yung pang hold sa kanya. Ito, since eto, andito majority ng personal na gamit ko. Pagdating ko sa hotel, tanggal lang to. Tapos, this will serve as a... dito. Pwede na siyang backpack. Ayun. Yun yung easy sa kanya. Next thing. Inisa-isa ka talaga eh. Ano? Ito. Itong dalawang bag na to. Ang kaganaan sa dalawang bag na to, overview muna. Meron siyang pocket dito sa gilid. So, supposedly, dito talaga nakalagay yung water ko. At saka ito yung kape ko. Thermos na ano. Etong bag naman to, nabili ko to sa Gabs Bags. So, I'll put a link down below. Sa nabigyan ako ni Gabs Bags ng ano, discount.
Yan, pero nabili ko to ng 1/8. Meron to siya kasamang rain cover. It's nice no na may kasamang rain cover kasi for those for ulan na hindi naman ganun kalakas. Nakaka-protect tong rain cover na to. But yung sobrang lakas talaga ng ulan, nagsisink in din dito talaga eh. Nagsusoak in dito yung ano, yung tumatagos pa rin yung tubig. So tip para sa mga biyahe. As you can see, kung titignan mo yung loob ng bag ko, may mga cellophane yan. And so, aside sa rain cover, lagyan nyo na, magdala kayo ng mga cellophane. Wala na yung ibang mga gamit dito, tinanggal ko na. Same dito. Same goes dito. Ganun din to. Ito pala, huwag nyong kalimutan, sobrang importante nito, chinelas. Dapat may chinelas kayo. Kasi yan yung always nakakalimutan sa camping eh. So, I'm guessing sa ride, ganyan din na nakakalimutan. So, ganun din to. Ayan. Yung ibang damit na hindi masyadong nagagamit. Tapos, lahat ng pasalubok. So, ganun din. Naka-cellophane din. So, ano ba ang strapping point naman nito? Tingnan natin. Ang strapping point nito, ito, isa sa taas. Isa sa taas. Tapos, meron din yan sa baba. Yan sa baba. Ayun mo makikita. Yan. Ito yung connection niya. Tapos, may isa din dito. So, basically, apat to na points na ganyan. Tapos, basta, parang apat siya na point. Strap dito, sa baba, sa baba. Ayun. Actually, may option ka dito sa Gabs Bags. Pwede yung pad. May isang pad na ganyan. Maganda yung system ng Gabs Bags. If any, pag makakomment ako, eto lang talaga. Need ng palitan na mas secure na hindi talaga mababasa yung loob. The rest, okay na okay yung system niya. So, ang galing ng pagkakagawa ng Gabs Bags dun sa bag nila. So, at saka matibay ito. Matibay ito. Sobrang tibay na ito. So, yun. Ang ginawa ko, nilagyan ko lang ng tali ito. Ito at saka ito. Para ito, hindi mag-slip pababa dito. Dito pababa dito. Hindi siya mahulog doon. So, mag-stay lang siya dito. Para secured talaga yung ano. Yung bag ko. Yun. As for dun sa ano naman, sa bracket. Bracket is made by Alpha Customs dito sa Jensen. So, yung builder nila doon is kaibigan ko, si Panoy. Actually, nilibre niya lang ako nung ano. Yan yung regalo niya sa akin sa ano, sa loob ko. Yung bracket. Though, medyo hindi na ano, sobrang pulido ng pagkakagawa dito na pwede mong buhatin yung motor just by holding dun sa bracket. Etong bracket na to. Nung pala, sorry sa ano, yung pintura kasi medyo nabura kasi minadali ko din si Panoy para dun sa ano, pintura. Ginawa niya kasi parang buwan na brainstorming tapos ginawa namin in 4 days collaboration dun sa paggawa. In 4 days ginawa namin yung bracket tapos alanganin na sa oras, pinadali ko na yung mga paint. Sabi ko, hindi naman makikita masyado yan. Anyway, so yun. For the, yan yung itsura ng bracket. Yan. So, para dun sa gustong magpagawa nung, ano, nung bracket, PM nyo na lang Alpha Customs Garage. O si Rolf, PM nyo na lang, tag ko na lang din si Rolf dun sa mga post ko. So yan, basically, yan yung system ng bag. 18 days akong nawala dito sa Jensen. Pero ang total riding days nun is nasa 13 or 14 days lang. Titignan ko pa yung ano ko, yung logbook ko. So ayun o, yun yung basic setup ng luggage system ko. So sana may nakuha kayong idea dun kung paano nyo isi-setup din sa motor nyo. But before pa naman tatapos yung video, may langaw. But before pala magtatapos yung video, gusto kong ipakita sa inyo, i-share sa inyo yung mga snaps na nakuha ko sa motor ko na nakakabit yung luggage ko sa buong Pilipinas. But, basta, mag-picture na ako sa tibok Pilipinas. Basta, picture na ako sa motor na ang luggage na ako sa iba't ibang parts ng Pilipinas. So, ayun, maraming maraming salamat.
please don't forget to like this page and subscribe to my channel. Sobrang nakakatulong yun para sa mga aspiring na katulad ko. Yes. How to survive Philippine loop ngayong pandemic sa next videos. Maraming maraming salamat.